Fact on Track sa podcast. Fact on Track sa podcast. Hello mga kaibigan, kumusta po kayo ngayon? At welcome po sa ating episode ng Fact on Track sa podcast. So, pag-uusapan natin ngayon, tamang-tama, Holy Week ngayon. So, kaya lang yung mga dati nating mga nakagisna natin na mga tradisyon, yung mga nakaugalian natin, kagaya nung mga umuwi sa probinsya para i-observe yung itong Lenten season na ito. Kaya lang dahil nga nakapailalim tayo sa enhanced community quarantine itong buong Luzon, ay hindi natin ito magagawa. So anyway, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa mga significance nung bawat araw tuwing Semana Santa. Fact on Track, sa podcast. Fact on Track sa podcast. Ang Holy Week ay nagsisimula sa Ash Wednesday. Okay? This year, ang Ash Wednesday ay idinaos noong February 26. Ito yung sa mga simbahan yung magpapahid ng abo sa noo, yung may korteng krus. Tsaka dito, ito yung simula ng 40-day countdown bago ang Semana Santa. So ito yung day 1 ng 40 days. Nagsimula ito bilang tradisyon ng mga Hudyo bilang paraan ng pagsisisi at pag-aayuno. So, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, isa sa mga nakagawa na nila, sa kanila pala nagsimula ito, yung pagpapahid ng abo sa ulo na sumisimbolo sa kung saan tayo hinango ng Diyos. Sa mga misa, doon sasabihin ng pari na itong mga katagang to na yamang sa alikabokan nagmula, sa alikabokan din babalik. O di kaya hinihikayat nila yung mga mananampalataya na magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin ang salita ng Diyos. So pagdating ng Palm Sunday, ito yung 40th day, yung Palm Sunday. So ito na yung unang araw ng Lenten season. So dito, ino-observe yung matagumpay na pagpasok ng Panginoong Jesus sa Jerusalem. Ito yung tagpo na kung saan yung mga tao ay kanya-kanya silang pitas ng palaspas sa mga puno, tapos winawagayway nila ito parang bilang pa-welcome nila kay Jesus Christ. And by the way, yung palaspas, babasbasan nila ito, bibindisyonan, tapos yung kapag kamalanta na ito, susunugin nila ito for the next Ash Wednesday. So after ng Ash Wednesday, so that was the day 1, and then yung Palm Sunday, that was the day 40. So the next is Holy Monday. So ano nga ba meron dito sa Holy Monday? Anong bang ino-observe dito? Dito ay sa araw na ito, isinumpa ng Panginoong Jesus ang fig tree, o sa Tagalog yung puno ng igos. Parang sisimbolize nila ito sa mga Kristiyano na
mahina ang pananampalataya. Holy Tuesday, ano naman meron dito? Sa araw na ito, dito ay kinwestiyon ng mga Pharisees at Sadducees, mga religious groups yan sa Bible. Kinwestiyon nila ang Panginoong Jesus tungkol sa marriage in heaven. Ito yung may nagtanong na may isang babae, tapos pinakasalan niya lahat ng 7 magkakapatid, pero lahat namatay nang walang anak. So pagdating sa kabilang buhay, sino doon yung pakasalan pa niya? Okay, so hanapin niyo na lang po sa Bible yung tagpong iyon. At saka bukod pa doon, kinwestiyon din siya about sa pagbabayad ng tax para kay Caesar. And isa rin sa mga kinwestiyon sa kanya, yung kanyang authority. Gusto ko tong tagpo na to eh, yung kung saan tinanong ni Jesus yung mga Pharisees kung saan nga ba nagmula yung authority ni John the Baptist na mangaral ng salita ng Diyos at mang bautismo, kung sa Diyos ba o sa mga tao. So, walang naisagot yung mga Pharisees. So, hindi sinabi ni Jesus kung saan ang galing yung authority niya. Holy Wednesday, or sa ibang salin ay tinatawag nilang Spy Wednesday. Bakit? Sa araw na ito ay dito nakipagsabwatan yung isa sa mga disciples ni Jesus Christ. Kilala niya na yun kung sino yun, si Judas Iscariote. Nakipagsabwatan siya sa mga Jewish authorities para ipagkanulo ang Panginoong Jesus. So, sa mga araw na nangangaral ang Panginoong Jesus, lalo na sa temple, kinu-question lang siya pero walang way para hulihin siya until there's one man named Judas Iscariot, or Iscariote sa Tagalog, ay parang binigyan niya ng way yung mga authorities para dakpin si Jesus Christ. So, after ng Holy Wednesday, here comes Maundy Thursday. So, sa mga magtatanong, kung sakali man, Maundy Thursday ba or Holy Thursday? Ang sagot ko dyan ay either. At basically, alam nyo na yung Maundy Thursday, yung symbol ng bread and wine. So, alam nyo na yun. Sa araw na yun, doon naganap yung Last Supper or yung huling hapunan na nilid ni Jesus Christ bago siya dakpin ng mga Jewish authorities. Bago yun, nanalangin muna siya, and then ito yung sinasabing nagpawis daw siya ng dugo. And then dito ay nakita niya na natutulog yung mga disciples niya. At doon niya sinabi yung mga kataga na pray that you will fall into temptation. And pagdating ng Good Friday, so ipagpapatuloy natin yan, diba dinakip na siya, and then dinala siya kay Caiaphas, at doon ay in-investigate siya. Then fast forward, pagka-investigate sa kanya, dinala na siya kay Pilate, at doon another investigation yung sinagawa sa kanya. And then, it came na pinapili yung mga tao kung sino yung gusto nilang palayain, kung si Jesus Christ ba or si Barabbas. Mas pinili nilang palayain si Barabbas. At ang gusto nilang mangyari kay Jesus Christ ay ang ipako sa krus. So, after nun,
pinahagupit muna siya, and then yun nga, nag-decide na ipako siya sa krus, and then pagdating sa Golgotha, doon na nangyari ang lahat. At magmula nung tanghali na yun, hanggang sa malagutan siya ng hininga ng alas 3 ng hapon daw, according daw sa pag-aaral ng mga eksperto sa Biblia, sabi daw 12 to 3 daw yun eh. So, within those hours, doon daw nasambit ng Panginoong Jesus yung tinatawag na 7 palabras, o sa Tagalog, ito yung kanyang 7 huling salita. Some other time, siguro bago mag-Good Friday or sa Good Friday mismo, ay pag-uusapan natin yung tungkol sa 7 huling salita ng Panginoong Jesus. So after ng Good Friday, here comes Black Saturday. So ito yung second day ng pagkamatay ng Panginoong Jesus. So syempre, dito ginugunita yung pagkakahimlay sa kanya sa loob ng tomb. So within 3 days, spoiler alert, within 3 days, doon siya nakahimlay sa loob ng tomb. And then, kinailangan nilang ilibing kagad yun kasi baka maabutan sila ng Sabat. So, delikado. Kasi pag Sabat, wala dapat na kikilos, wala dapat na magtatrabaho. And lastly, pagsapit ng Easter Sunday, this is the resurrection rather of Jesus Christ after 3 days ng kanyang pagkakahimlay sa tomb. So, una muna siya nagpakita kay Mary Magdalene, and then after nun sa mga disciples. And then, pagka-resurrect niya, another 40 days na sinamahan niya yung mga disciples, and then he ascended to his Father's kingdom. So yun lamang po ang ating discussion tungkol sa mga significance sa Holy Week. Kasi ako natanong ko na to sa sarili ko dati. Ano nga ba meron pag Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday? Kasi ang highlight lang is from Monday, Thursday to Easter Sunday. So expected, within those days, may ibang radio stations na sign off, ibang TV network is, may iba na hindi magpapalabas, may iba na magpapalabas, puro special, karamihan is puro cartoons, puro pelikula na, which is, nakagisnan na natin simula pa noon. And that's it, pansit sa ating episode ngayon dito sa Fat on Track sa podcast. So, next time, another topic yung pag-uusapan natin ngayon. So, this has been Mans saying goodbye and thank you very much sa pakikinig dito sa Fat on Track sa podcast. Until next time, mga kaibigan, bye-bye! Fat on Track sa podcast!